Inihain ni Senador Sherwin Win Gatchalya ng isang resolusyon na naglalayo na repasuhin ng Senado ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act of 2013 o Republic Act No. 10627. Layunin ng panukalang pagrerepaso na matugunan ang nakakaalarmang mga insidente ng bullying sa mga paaralan at magpanukala ng mga kailangang pulisiya at mga legislative intervention para sa epektibong pagpapatupad ng nasabing batas. Inihain ni Gatchalya ng proposed Senate Resolution No. 454 kasunod ng ilang mga insidenteng may kinalaman sa bullying sa mga paaralan. Kabilang sa mga insidenteng ito ang pananaksak sa isang estudyante ng Culiat High School sa Quezon City na kinasasangkutan na isa ring estudyante ng paaralan. Ang pinakahuli ay ang alitan sa pagitan ng dalawang mag-aaral sa Ateneo de Davao University. Binigyan din ni Gatchalya ang pinsalang dulot ng bullying sa performance ng mga mag-aaral. Batay aniya sa resulta ng 2018 Program for International Student Assessment kung saan lumahok ang 79 na bansa, ang mga Pilipino mag-aaral na 15 taong gulang ang may pinakamaraming karanasan sa bullying. Ayon sa pag-aaral, 65% sa kanila ang nakakaranas ng bullying ng ilang beses sa isang buwan. Lumabas din sa pag-aaral na mas mababa ng 56 points sa reading o pagbasa ang mga mag-aaral na nakakatanggap ng mga banta kung ihambing sa mga mag-aaral na kakaunti o walang karanasang tulad nito. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Basic Education, kinakailangan ng masusing pag-aaral kung mabisa nga ba itong Republic Act No. 10627. Aniya, kailangan tiyakin na epektibong pinatutupad ng bawat paaralan ang mga mekanismong nakasaad sa batas, kabilang ang agarang pagtugon, pag-ulat, pagkalap ng impormasyon, pagdokumento at pagdidisiplina. Aniya ni Gatchalyan, sa gitna na nakakaalarma mga insidente ng bullying at karanasan sa ating mga paaralan, napapanahon na ang pagsusuri sa umiiral na batas upang matiyak na may tataguyod ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Giit pa ng senador na kailangan masugpo ang bullying sa mga paaralan, lalo na't nagdudulot ito ng pinsala sa pag-aaral at mental health ng mga mag-aaral. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.